pinupuri ka namin sinasamba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, na natin magsabi na, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon! Sino po yung nakakaranas po na umaakyat pa lang po siya sa hagdanan, nararamdaman niya po yung presensya ng Panginoon? Yung papasok pa lamang po siya, nararamdaman niya na ang presensya ng Panginoon. This is God's holy ground. As I walk through the doors, I sense His presence, and I knew this was a place where love abounds. For this is a temple, Jehovah God.
we celebrate your presence today. We rejoice because your presence is finally here. We welcome you, Holy Spirit. Just say to him, welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Do as you wish. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
asan ka? Itchip the langit na puso ko. Asan ka? So I love it, no matter.
Tinawag ko si Glenn. Natatandaan niyo po? At yung kapatid niya po ay nakahiga na sa operating room. Nagpa-pray po siya ng December. At narito po si Glenn. Pwede bang pupunta si Glenn dito? Glenn, can you come here? Ayan, kasama din si Kuya. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. Para akantahin natin ulit. Si Glenn ho yun. Sino si Glenn? Hindi ko rin yung siya kilala. Nakilala ko lang siya nung Pasko, lumapit siya sa akin kasi puso niya may butas. Kailangan niyang operahan. At ipinag-pray po natin at naniniwala tayong ang Diyos ay Diyos ng Himala. Tanong, may Himala ba talaga ang nangyari? Glenn, mula po sa tumanggap ng Himala, may Himala ba talaga? Ano bang Himala nangyari? Ano, nung December 17 po, na-diagnose ako na merong congenital heart disease. So merong butas yung puso ko. And ang term po ng doktor doon sa PFR patent forum yung ugali. So if hindi po sabi ng doktor ko, if hindi daw yun naagapan, will lead to repetitive mild stroke. So nung ano po January 18 na confine po ako sa Ptr Center, then January 19 yun na po yung schedule ng operation ko. So yun po, pinatulog na ako, then anesthesia. Then, pag-gising ko, nung medyo bangat pa ako noon. So, naririnig ko na ibalik na pala ako sa room ko. Ayun, yung wife ko, tsaka yung sister ko, nag-uusap sila na wala daw nakitang butas. Bakit walang butas? Ano kaya nangyari? Yung follow-up with the doctor, following week, sabi ng doctor, for some reason, merong nagsara dun sa butas. May nagsara na naman. Praise God. So, yung type ng procedure, kasi hindi naman siya yung bibiyakin yung puso. Merong catheter procedure na may papasok sa groin din, dun padadaanin. So, in-explain sa akin ng doctor na pinipilit daw nilang suspected na butas na nakita nila before, tinatry nila ipasok dun, nagpa-bounce lang. So, try sila for several hours. So,
until hindi na nila tuloy yung operation. So, yun po. So, glory to God po. So ever, alam mo, Glenn, maraming makakapanood nito. You know, bakit po I asked him to testify? Marami pong tao hindi naniniwala sa himala. Alam niyo kung bakit? Hindi po sila nakakaranas kasi ng himala. Pero dahil buhay po ang ating Diyos, sinasabi natin, nothing is impossible when you put your trust in God. Salamat, Glenn! Salamat! One more time! Let us sing! Our Lord the Lord! Nothing is impossible when you put your trust in God. Pong segundong pinakamalakas na palakpak. Pwede, pwedeng sumigaw. Pwede, lakas tayo ng palakpak. Ang alam ko lang po ang Diyos eh. Diyos kami wala. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit upang manalangin wherever you are. Katagpuin niyo po ang inyong mga anak. Ano man ang kanilang pangangailangan. I pray that you bless your people today. Bless them above they can ask and can pray. Hindi niyo po sila bibigumin. Ang mga nauuhaw, ang mga naghahanap sa inyo, masusumpungan nilang ikaw ay totoong Diyos na buhay, makapangyarihan, at napakabuti. We promise to bless you. We honor you in Jesus' name. Everybody will say and agree. Amen. Makakaupo po tayo. I will ask Marlon to sing the piano for a while. Magandang umaga po. The other Sunday, I na-miss ko po kayo. I was in Taiwan, given the opportunity to minister sa mga kapatid ko natin doon. And pipray po ako ng pwede ko ma-share. And the Lord gave me a short message this morning. 45-minute sermon po, medyo mahaba ang topic. So I would like to go straight to the preaching. And we'll be having our Holy Communion. Pasensya na po, medyo maganda yung boses ko ng konti. Nag-concert po ako doon. Hindi po, malamig lang. Allow me to share with you a short message entitled, pakisabi po, Loving God's Presence. Ang ating church po ay isang church na we love, pakisabi po, we love God's presence. Ang church na ito, ang mga kanta natin, halimbawa, I love to be in your presence. I love to be in your presence. With your people singing. I love to stand. Ganyan po tayo. This church, we love God's presence. Ano pa ba? In your presence. In your presence. There is. In your presence, in your presence, there is joy. And let me linger.
So today, gusto ko pong mag-share lang loving God's presence, a ghost trait, ilang initial observations. The Bible is filled with many examples of those who love God's presence. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong mahal na mahal nila ang presensya ng Diyos. Kagaya po ni David sa Psalms 27 verse 4. Dumating ang pagkakataon kay David, may isang bagay na lang ang pinakamahalaga. Ano po yun? Sabi niya, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. John, come here. To gaze the beauty of the Lord. Pakisabi po, to gaze the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. At minimeditate ko po ito nung nasa Taiwan po ako. Madaling araw hanggang sa umumaga. Eh, may gitara po ako. So, nag-strum-strum tayo ng konti. And the Lord gave me a simple song. Ito po yung song, sandali, about the presence of God. Ang title po ng awit ay, sa feeling mo, di nalalayo. O hindi nalalayo sa feeling mo. Let's sing the song, Joanne. Nais ko mabasta ang iyong kaganda. Nais kong malahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang iki ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo. Sige po, sabay-sabay nating awitin, madali lang. Nais ko mamasta ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling ko kailanman. Ang ibigin kang siyang nais ko. Sambahin ka, ang siyang miti ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, ang pangarap. Sabay-sabay po tayo sa oro, kung alam niyo. Saan man po kayo, narito ang presensya ng Diyos. Sa piling mo'y papawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak kayo ma. When you talk about the presence of the Lord, thank you, Jonathan. Thank you, Merlin. Punong-puno po ang Biblia ng kwento ng mga tao, mahal na mahal nilang presensya ng Diyos. And when we talk about the presence of God, the Bible provides endless examples of how the presence of God blesses His children. Pakisabi po, blesses His children. Pagka ang presensya ng Diyos ay nandun, sinasamahan tayo,
hindi po pwedeng mapansin mga tao na kasama natin ang Diyos. Kagaya po ni Abraham, Genesis 21:22. Napansin po ng lahat na lahat ng gawin niya nagtatagumpoy siya. Bakit? In that time, Abimelech and the Picol commanders of his forces said to Abraham, God is with you everything you do. At dahil po ang Diyos ay sumasama kay Abraham, sabi po nila, bakit lahat ng gawin mo nagtatagumpay ka? Ang conclusion nila, sapagkat sinasamahan si Abraham ng Diyos. Genesis 39 verse 2, even Joseph in the midst of slavery, in the midst ng pinakamahirap na pagsubok ng kanyang buhay, ang nag-comfort kay Joseph, pakisabi po, God's presence. Maski po malayo siya sa pamilya, kahit mahirap ang dinaanan, mababasa niyo, sabi po, the Lord was with Joseph. Pakisabi po, the Lord was with Joseph. Tapos sabi po, and he prospered. Yung presence ng Diyos, nagdadala ng success, nagdadala ng prosperity po yan eh. Kaya po kakaiba tayo pag sasamahan tayo ng Diyos. Say amen. So yun po ang topic natin ngayong umaga. Mahaba pong sermon, mahabang topic, pero tatangkain ko po sa 45 minutes, bilisan ko po may communion. And to be able to love His presence or live in the reality of the power of God's presence, we must understand God's presence. Tatlong bagay lang pong i-share ko. Una, gusto kong i-prove na great leaders ng Biblia, mahal nila ang presensya ng Diyos. Pangalawa, i-share ko rin po ang ilang mga dahilan bakit ang presensya ng Diyos ay bigla na lang nawawala at hindi natin maranasan. Things that trap us of God's manifested presence. And then, last but not the least, anong tamang attitude pag naramdaman ang presensya ng Diyos? Simulan na po natin. Great leaders in the Bibles were lovers of God's presence. Number one po si Moses. In Exodus 33:15, si Moses po ang nagsabi, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Anong context? Punta po tayo sa verse 3, sandali. Verse 2, sa Genesis 32, sorry, Exodus 32, nagalit po ang Diyos sa bayan ng Israel. Sa sobrang galit ng Diyos, pupuksain sila ng Diyos. Pero dahil nag-intervene si Moses, nag-intercede, hindi po tinuloy ng Lord. And in Exodus 33 verse 2, ganito po ang sabi ng Diyos dahil sa kasalanan. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Verse 3, sabi po ng Panginoon, verse 3, nakatatakot po itong salitang ito. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you. Pakisabi po, I will not go with you. Yung pala yung context. Sabi ng Lord, hindi ko na kayo sasamahan. Matitigas ang ulo niyo. Baka ma-destroy ko lang kayo along the way. Pero si Moses po, kahit sinabi na ng Diyos yung kay Moses, sabi ni Moses sa Panginoon, sa verse 13, verse 15, sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami hahakbang. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Tumingin po kayo. Anong ibig sabihin ni Moses? Lord, hindi mo kami sasamahan papunta ng promised land? Hindi na lang kami tatawid ng promised land? Hindi na lang kami pupunta ron, Lord? Why? Three things. Sapagkat kay Moses po, it was the presence of God that made Israel a distinct nakakaiba, a special people. Tumingin po kayo, Pastor Joey. Bakit kakaiba ang Israel? Tumingin po kayo. Dahil magagaling silang tao? No, no, no. Alam po ni Moses, sabi ni Moses, ang kaibahan lang namin sa lahat ng bansa ay sinasamahan mo kami, Panginoon. Ano po ang kaibahan natin sa marami sa mundong ito? Alam ko po ang kaibahan lang natin sa mga tao sa mundo yung samahan ako ng Diyos. Samahan tayo ng Diyos. Kung di po tayo sasamahan ng Diyos sa mga gagawin natin at mga pangarap natin, kagaya din lang po tayo ng mga ibang tao sa mundong ito. And Moses loves, you know, to stay in the presence of God. Nag-i-stay siya ng 40 days in the presence of the Lord. And Moses had learned a very important lesson in life. Tumingin po kayo. Please, para kay Moses,
going anywhere without God was a bad idea. Pakisabi mo, bad idea. Pakiulit mo, bad idea. Para kay Moses, ang pumunta kahit saan man na hindi siya sasamahan ng Diyos was a bad idea. Kumusta po tayo? Tayo po ba talagang nilulungkati at pangarap natin na samahan tayo ng Diyos? Sa ating mga pangarap, sa araw-araw. Kadalas, ang aking pangarap po, ang nilagay ng Lord sa heart ko, ang presence po ng Diyos, hindi isang bagay na tinuturo lang, tsorya o doktrina. Please look at me. I would like to be very straight, very candid, very forward this morning, straightforward. When we talk about God's presence, ang God's presence ang bagay na dapat nararanasan natin sa church at dadali natin sa opisina at dadali natin sa bawat lugar na pinupuntahan natin. Supposed to be ganun po dapat eh. At para po mangyari yun, dapat naiintindihan natin yung presence ng Diyos. So, kay Moses po, alam niya yung survival at success ng buong Israel ay nakasalalay sa pagsama ng Diyos. Tanong ko po ngayong umaga, how about you? Sa iyo bilang Kristiyano, ganun din ba? Nakasalalay ba sa pagsama ng Diyos ang success mo sa pamilya? Sa iyong negosyo? Sa iyong mga desisyon? O pwede ka namang mabuhay na hindi sasamahan ng Diyos? Tanungin mo ang sarili mo, gaano ko pinapangarap at pinaalagahan ang presensya ng Diyos? Kanina po nilagay ko yung lyrics na nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Ano ba ang maganda sa Diyos? Tingin po kayo kay Pastor. Alam niyo yung unang maganda sa Diyos, sasabihin ko po, ang kanyang kabanalan. Kaya we worship God in the beauty of His holiness. The God deserves His beautiful, kaya kinakanta natin, you are beautiful beyond description. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, yan po ba ang nais nyo? Alam nyo, pag ang mga tao ay ang mga tao kasama mo, mahal na mahal mo, ayaw mong umibalay sa kanila. Say amen. You always love to be with the people you love. Hindi nalalayo. Hindi nalalayo. Ang panga. Sana po eh, dumating ang panahon, maging pangako natin, hindi tayo lalayo sa piling ng Diyos, mananatili po tayo doon. Bakit? Sabi nung ating koro kanina, sa piling mo'y napapawi ang pangamba, sa piling mo'y lubos ang pag-asa, sa piling mo'y galak ay umaapaw, sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Tuloy po natin. Pangalawa, another example, si Joshua po. Si Joshua po ay ika ng kamay po ni Moses. Mula sa kanyang pagiging bata, young man, si Moses po lang ang allowed na pumunta sa tabernacle. Hindi po siya allowed. Kaya po si Joshua, wala po siyang karanasan na pumunta doon ng malapit ng mukhaan. Pero siya po'y ando doon sa tabernacle. At si Moses, si kung nasaan po si Moses, nandun lang siya sa malapit. At sabi po, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Ang isa pong magandang natutuhan ni Joshua kay Moses, na ituro ni Moses kay Joshua ang kahalagahan ng presence ng Diyos. Tingin po kayo kay Pastor Joey, mga magulang, kung may isang bagay na mapagandang ituro tayo sa ating mga anak, ituro natin ang presensya ng Diyos, ang kahalagahan ng hanapin ang presensya ng Diyos.
at ng kanyang mukha. Kaya kung Diyos, nung si Joshua na ang magiging leader, ang pangako ng Diyos kay Joshua, sabi niya, "As I have been with Moses, I will be with you." Joshua 1:5-6. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, nung siya na ang leader, namatay na si Moses, tatawid ng lupang pangako. Sabi ng Lord sa kanya, "No one will be able to stand against you all the days of your..." Ito po, "As I was with..." Pakibasa po yung kadugtong mas malakas. Yun po pala yun. Sabi ng Lord, "I will never leave you nor forsake you." Why? Kasi po si Joshua, mahal niya ang presensya ng Diyos. Punta po tayo sa ikatlo. Example ng nagmamahal sa presensya ng Diyos. Binanggit ko po si David. Si David po, madami na po tayong teaching na narinig about David. Kagaya ng Psalm 63, lagi ko pong tinuturo yan eh. "Oh God, you are my God. Early will I seek you." Ang importante po dyan, maging Psalms 42 na sinulat po ng isang another author, sinasabi nila yan eh. Pag tumingin po kayo kay Pastor Joey, importante alam niyo po yung context. Ang context po dito, nagre-rebelde ang anak ni David na si Absalom. So ang context, hindi po maganda ang mga nangyayari sa paligid ni David. Pero si David po, sa kabila ng hindi maganda ang nangyayari sa paligid niya, tingin pong mabuti, hindi po napipigil si David na hanapin ang presensya ng Diyos. Awala yun, amen. Amen. Yun po yung context. Si David din po ang nagsabi, Psalms 23 verse 4, "Though I walk in the valley of shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me." Si David po, mahal na mahal niya ang presensya ng Diyos. At alam niyo kung kailan niya mahal ang presensya ng Diyos. Mahal na mahal niya ang presensya ng Diyos at pinipilit niyang pumunta sa presensya ng Diyos. Sa panahong he was persecuted, sa panahon na siya'y natatakot, sa panahon na siya'y nangangamba. Yun po yung mga panahon ang hirap pumunta sa presensya ng Diyos. Mas madali pong ma-discourage. Narito po ba kayo? Pero si David, sa panahon po na siya'y nangangamba, nag-aalala, nasusugatan, ang gusto niyang puntahan ay ang presensya ng Diyos. Tingin po kay Pastor Joey, ang tanong ko, how about you this morning? Sa panahon po na kayo may kabigatan, sa panahon po na kayo may mga suluranin, ang una ho ba niyong naiisip, pupunta ako sa presensya ng Diyos? Pupunta ako sa presensya ng Diyos? Bakit? Kasi sabi natin kanina sa koro, "Sa piling mo'y napapawian." Totoo po ba yun? Di po ba? Kahit ano yung mga takot natin, pag naramdaman na natin ang presensya ng Diyos, parang lumalakas tayo. Kahit parang wala nang pag-asa, nagkakapag-asa tayo, parang kakaiba. Bakit? I think what really makes the difference is the presence of God in our midst. "Sa piling mo'y napapawian." Kayo nga po. "Sa piling mo'y..." "Sa piling mo, galakay umaapa." "Sa piling mo, O Diyos." "Sa piling mo." Ngayon po, punta tayo sa pangalawang puntos. Mabilis lang po ito. May communion tayo. Mag-uusapan natin. Allow me to talk right now. Limang bagay lang. Mabilis lang po. Things that rob us of God's manifested presence. Bakit ang presence ng Diyos minsan hindi mo maramdaman? Bigay po ako ng lima. Babaybayin natin yung Exodus 32. Simulan po natin. Exodus 32, number 1. Sa verse 2 po yan. When we have divided loyalty. In Exodus 32, verse 2, alam niyo po, 40 days na po si Moses doon sa... Tingin natin muna yung verse paninay. 1 and 2. Then,
40 days na po si Moses doon sa mountain eh. Nainip na po sila. Sabi nila, come, make us gods that shall go before us. Ano po ang significance dito sa akin? Tingin po kay Pastor Joey para lang mabilis po yung aking pagtuturo. Kailan po ang presensya ng Diyos ay nagsisimulang hindi natin maramdaman. Pag nakita po ng Diyos na ang puso natin hahati. Pag nakita ng Diyos na may mas mahalaga kaysa sa atin, kaysa sa Kanya. The first thing that they did, they violated the fundamental commandment. Ang pinakamahalagang utos sa Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Exodus 20, verse 2. Pakita natin. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Verse 3. Sabi ng Lord, you shall have no other gods before me. Ano po ang ginawa ng mga Israelita? Ang unang bagay na naupen ng Diyos, nakita ng Panginoon, sa panahon na wala si Moses, ang bilis nilang tumalikod sa Diyos. Pastor Joey, anong context? Idolatry. Wala akong idolatry sa bahay. Yes. Pero po bang when you talk about loyalty, ibig sabihin ay exclusive loyalty, relationship with God. Ang nakita ko po, hindi ito tolerate ng Diyos. Ang loyalty, ang disloyalty. God made it clear that He would not tolerate divided loyalty. Pastor Joey, wala naman akong ibang idols. Ito po ngayon. Gusto pong malaman nyo nun, when we talk idols in the Bible, anything or something that nilalagay natin ahead of God sa buhay natin, pwedeng idolatry. Tumingin po kayo kay Pastor Joey, please, please, mabilis lang po ito. Alam niyo po ba maging ang mga magagandang bagay na mayroon tayo na galing sa Diyos? Pwede pong maging idols. Binigyan ka ng Diyos ng magandang bahay. Hindi mo alam naging idol mo na yung magandang bahay. Binigyan ka ng Diyos ng magandang sasakyan. Mabubuting bagay can become idols. Dreams. Minsan ang mga idols natin, hindi mga idols na nilikha ng kamay, kundi mabubuting bagay na masyadong mahalaga sa atin. Hindi mo nahahawakan yung Bible mo, pero lagi mong hawak yung maganda mong kotse. Hindi mo, maraming bagay can be idols. Dreams, mas madalas mong isipin ng mga pangarap mo kaysa sa Diyos. Hindi ba idolship? Ang idols po, hindi mga ba... Pag nakita ng Lord yung heart natin, nanarahuyo na tayo, nadadaya na tayo ng mundo. Again, yun nga po ang dangerous eh. Please look at me. Ang most dangerous things, yung magagandang bagay, naging idols mo na. Yun na ang naka-conquer ng iyong puso. Anong mga bagay ng mundo na mas mahalaga kaysa sa Diyos sa iyo? Asawa? Mga anak? Posisyon? Kayo lang po ang nakakaalam. But the moment na naramdaman ng Diyos na hindi na siya ang pinakamahalaga sa buhay natin, mararamdaman mo magsisimulang ang presensya ng Diyos. Why? Ipalaramdam ng Panginoon sa'yo. Mararamdaman mo, sabi, Lord, bakit hindi na kasing tamis ng dati ang inyong presensya? Bakit parang hindi na? Pangalawa po, mabilis lang po ito. When we corrupt or defile ourselves, nang sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan, kinurap po nila ang kanilang sarili. May mga bagay po na pagginawa natin, dinudumihan natin ang ating sarili. Ang original plan ng Diyos, for them, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Pagkasabi po, holy nation. Holy nation. Alam niyo po, may mga bagay na pagginawa natin, nakukurap natin yung ating sarili. May mga piles tayo na nakurap.
virus, may nakapasok na ganitong bagay. And a lot of things can corrupt us, nakakakorrupt ng ating spiritualidad. They participated sa idol worship. Tingin po kay Pastor Joey, hindi lahat ng lugar na pupuntahan mo talagang ligtas puntahan. Bago ka pumunta sa mga lugar na yon, you pray, tiyakin mo, nagpatakip ka sa dugo ng Panginoong Jesus. Say amen. Hindi lahat ng movies na panunuurin mo, okay. Pwedeng makurap ang isip mo. Say amen. Hindi lahat ng pinakikinggan mong kwento, okay. Makukurap yung pagdinig mo. Hindi lahat ng makikita sa Facebook, okay. Makukurap. At hindi ko sinasabing masama ang Facebook. Ang sinasabi ko po, pipiliin natin. Are you there? There are a lot of things that can corrupt us. Movies, places, even yung mga joke natin, yung mga salitaan natin. Yung mga thoughts natin na iniisip, nakakakurap sa atin yun. Pag nag-iisip na tayo ng masasamang bagay, hindi ba tayo nakukurap? Oh, wala na po akong kausap. Gising pa po ba kayo? Pag nagkakaroon ka na ng mga maling desire, nagsisimula ka na magsinungaling, nakukurap mo yung sarili mo. Ay sa Bible po, 1 Timothy chapter 5:22, sabi po ni Pablo, do not share in the sins of others, keep yourself pure. Nice ng Diyos, maging pure tayo. 2 Timothy 2:22, sabi ni Pablo, flee the evil desires of youth, pursue righteousness. Sabi po, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of pure heart. 1 John chapter 3, 2 and 3, sabi po ni John, dear friends, that we are children of God, that we will have not yet been made known. 1 John 3, 2 and 3, nakalagay po, but we know that when He appears, He shall be like Him, for we shall see Him as He is. Nakalagay po, and everyone who has this hope in Him, wala na po kong kausap, purifies just as He is pure. Minsan hindi mo alam na defile mo yung sarili mo. May mga ginawa ka, may mga lugar kang pinuntahan, dinefile mo yung sarili mo. And you know, in the presence of God, magsayo at gusto po ninyo. Slowly, si Samson, dinefile niya ang sarili niya paulit-ulit. Ano nangyari kay Samson? Judges 16 verse 20. He was a Nazarite. Inawakan niya yung patay na leon. Bawal yun, everything na ginawa niya. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang prostitute. Dumating ang panahon, sabi po, he did not know that the Lord has departed from him. You see? May mga bagay po na pag ginawa natin, magiging dahilan po yun upang ang presence ng Diyos hindi natin maranasan. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Mabilis na lang po ito. Basic lang naman po yung tinuturo ko. When we intentionally, pakisabi po, disobey God. Intentionally, suwayin mo ang Diyos. In Exodus 24 verse 7, babalikan ko po kayo, 40 days pa lang po ang covenant nila, all that the Lord has said, we will do, and be obedient. Pagdating po sa Exodus 32, nakakalimutan agad nila, pakisabi po, covenant. Yung covenant. Pag ako po'y nagkakasal, lagi kong nire-remind yung mga mag-asawa pag sinusuot yung singsing. Sabi ko, ito ay palatandaan ng inyong covenant. At ang inyong covenant, dapat ang pagkakaisa nyo tatlo. Nagiging isa kayo una, legally, isa kayo. Naging legal na kasal. Pangalawa, spiritually, kinasal kayo. At physically, kapag sumiping ka sa iba, binibreak mo yung covenant. Sapagkat nung ikasal ka, pinangako mo ng sarili mo sa asawa mo. Sino rito, isishare mo yung toothpaste mo? Toothbrush. Toothpaste pwedeng ipahiram. Yung toothbrush, sino po nagpapahiram ng toothbrush? Exclusive sa'yo yun eh. Ikaw ba magpapahiram ng asawa? You don't.
exclusive. Ganon din sa relasyon sa Diyos. It's an exclusive relationship. Masakit sa Panginoon na may ibang Diyos. Isa siya ang siya sa maraming Diyos. Masakit sa Lord na nakipag-covenant ka sa Kanya. Sabi mo, Lord, mamahalin kita, paglilingkuran kita. Maglilingkod ako sa iyo. And they intentionally disobey God. Mind you, just 40 days. Pang-apat, pabilis na lang po. Kaya pang huba niyo, 15 minutes. When we give the glory, pakisabi po, to someone else. Kapag ibinigay mo ang glory, alam niyo po, malungkot isipin na ang nangyari. Ang sinasabi nila, doon sa ginawa, alam niyo po kasi ganito yun. Iniipon po ni Aaron lahat ng mga ginto nila. Mayaman po sila na lumabas ng Egypt eh. You know what happened next? Nasanay po sila sa Egypt na mga Diyos na sinasamba ay mga baka. Kaya yun din po ang sinasabi nilang Diyos. Balikan natin yung Exodus chapter 20, 4 and 5. Ang sabi po doon, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above or that is in earth beneath. Ayan po eh. For I, the Lord your God, am a jealous God. So makikita po ninyo, ngayon ito na, balikan natin yung outline. Ang ginawa nilang Diyos, dahil sanay silang sambahin, ay mga baka, yun po ang nangyari. Sinasabi nila ngayon, itong Diyos na ito, nire-represent ito si Yahweh. Tingin po kay Pastor, sabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Egypt. Ang sakit nun, ano? Ito bang Diyos na ito ang naglabas sa iyo sa Egypt? Hindi ba yung Diyos na buhay? Say amen. Hindi ba si Yahweh ang naglabas sa inyo? And now, isa po sa pinakamasakit na pwedeng gawin natin, na ibigay natin yung karangalan at kapurihan hindi sa Diyos. Kailan nawawala ang presensya ng Diyos? Kapag nagsimula kang magyabang. Kapag nagsimula kang angkinin mo yung kaluwalhatian para sa sarili mo. Kapag nagsimulang ibigay mo yung kaluwalhatian sa sarili mo sa ibang tao, nakalimutan mo na ang mga tagumpay at pagpapala na meron ka ay nanggaling sa Diyos. Gustong-gusto ko po yung kwento ni Henry Morehouse. Isang magaling na mangaral na Ingles. Lahat po ng crusade niya, naku po, blockbuster po yan. Ang dami pong gumagaling. Ang daming miracles. But night, that night in Canada, natapos ang crusade ni Henry Morehouse, wala ni isang tumanggap ng kagalingan. At nagtaka po si Henry Morehouse. Sabi niya, Lord, bakit mo ako pinapunta rito? Kung hindi mo din lang naman ako sasamahan at ipakikita ang kapangyarihan mo. Sabi ng Panginoon sa kanya, pagbalik sa hotel, libutin mo ang syudad. So siya po ay tumawag ng isang taxi. At nilibot niya ang syudad. Nakasakay sa isang taxi. At alam niyong nakasulat na malalaking paskil, pakinggan at saksihan ang pinakamagaling na mangangaral na Ingles, si Henry Morehouse. At nalaman na ho niya agad ang dahilan. Nung masyado siyang itaas, nung masyadong pahalagahan yung pangalan niya, at hindi ang Panginoon, nag-grieve ang Holy Spirit. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Nag-grieve ang Holy Spirit. And because of that, the Holy Spirit cannot move and bless the service of Henry Morehouse. Ganon din po sa atin. We celebrate miracles. Pero sa lahat ng himalang yan, may isa lang na dapat papurihan. At ang pangako natin ay ang Panginoon ng ating papalakpakan at lulumalatingin na lakas ng palakpak. Sige po, ilang sandali pa ng palakpak para po sa inyo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sa inyo po na, ako po ay lumaki sa church na to.
Simula ako magpastor 21 at edad na po. Ang aking edad, 54 na po ako. 55 na ako sa taon na ito. Sabi ng mga anak ko, mukha lang akong 53. Nagsimula po ako sa JIL sa Arroyo. Wala po akong alam sa Bible, wala. Hindi ako marunong mag-pray. Wala akong alam. Gusto ko lang dumalo. Nakikinig ako sa mga nag-pipray. Pag mag-pipray, sasabihin ng mga mag-pipray, at maingat po namin ibabalik sa inyo ang kaluwalhatian. Balik uli ako ng Sanlinggo, pinakinggan ko yung nag-pipray, sabi na nag-pipray, at buong ingat po namin ibabalik sa inyo ang kapurihan. Sabi ko, ba't ganun? At yung sumunod na linggo, yung nag-closing prayer, at saksakan po ng ingat na ibabalik namin sa inyo ang kapurihan. Hindi ko po maintindihan. And then, paglipas ng panahon, naunawaan ko. Kung gusto nating maranasan natin ang Diyos sa ating kalagitnaan, maging lagi tayong maingat na tiyakin na Siya lang ang ating papupurihan. Siya lang ang ating pinagamatin. Give Him glory. Give Him honor. Tutuloy ko pa yung kwento ko. So nagsimula po ako magpastor, wala akong alam. And meron po akong, marami po akong Bible study araw-araw. Doon po ako nagsimula magpastor sa Bulacan. Wala akong service, walang sasakyan, so nakaangkas lang ako sa tricycle. Dala ko yung gitara ko. Sa makaldag-kaldag na tricycle. Isang oras ang biyahe. Ako po ang background, ako ang worship leader, ako ang backup. I am the preacher. Kaya hindi pa po uso ang 5-in-1. Meron na unon. Ikaw mag-preach lahat. And in that Bible study, ang dami pong umaatan mga 80. Na-overheard ko po yung isang matanda, sabi ng matanda, wala bang mas magaling dyan? Nung marinig ko po yun, ganun na ata si Satanas, ang minamagnify niya madalas yung pangit na sinasabi ng tao. Gising po ba tayo? Natanim po sa isip ko yun, hindi ka magaling, wala bang magaling na iba dyan? So umuwi po ako, malungkot ako. Hindi po ako kumain ng hapunan. Pinuntahan ako ng misis ko, sabi niya, oh, anong problema? Sabi ko, mahirap itong napasok nating buhay na ito. Sabi, talagang hindi tayo magaling. So that night, siguro ito po yung pinakamagandang prayer ko na nabanggit sa Diyos. Sa buong buhay ko, natatandaan ko, sabi ko sa Kanya, Panginoon, kung gagamitin mo ako talaga, nangangako po ako sa iyo. Magbibigay po ako ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At buhak po noon, nung banggitin ko sa Lord John, naging kakaiba po yung pagtuturo ko. When I preach, when I pray for people, when I stand in the pulpit, naiintindihan ko na. Kapag ka naiintindihan mo pala yung isang bagay na yon, na Siya ang gusto mong parangalan, hindi ka bibiguin ng Diyos. Kasi alam ng Lord na sa lahat ng gagawin mo, gusto mo Siyang maluwalhati. And that is the secret. Last, we go and we close. Just give me 10 more minutes. When we stubbornly rebel against God, alam niyo po sa harap ng Diyos, sabi ng Lord, they are the obstinate people. Sabi ng Lord, sila matitigas ang ulo nila. Stubborn, willful. When we are rebellious before God, don't expect God's presence. Don't expect God to be with you. Pag nabubuhay ka sa pagsuway.
minsan, alam mo nang mali yung gagawin mo. Ini-expect mo bang i-bless ka pa ng Diyos? Ini-expect mo bang samahan ka pa ng Diyos? Kinikwento ko po sa inyo yung umatay ng ating service many years ago, isang bata na may sakit na lupus. Hindi po siya ipinag-pray ng pastor. Umatay lang po siya. At nung nagsumasamba, nananalangin, naglalabasan po yung mga alupihan sa katawan, parang shake, rattle, and roll ang labas eh. Malalaking gagamba, malalaking ipis. At pagkalipas po ng linggo yun, naging normal na siya. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, magaling na po siya. Nagulat ang doktor. Sabi niya, paano kang gumaling? Sabi niya, wala, I just attended the church. I just attended JIL. At naborn again ang buong clan niya, halos lahat ng kapatid, kamag-anak. At lumipas po ang 10 taon, 12 taon, magaling pa rin siya. Hanggang isang araw. Ang batang ito ay nag-commit ng umoralidad. Nakisama sa may asawa. Pagkalipas ng 2 taon, namatay po siya sa lupus. Bumalik ang kanyang sakit. She died again with lupus. Don't expect to enjoy God's blessings na nagre-rebel ka sa Diyos. Nagkakamali ka. Hindi ka pwedeng makipaglaro sa Diyos. At hindi siya nakikipaglaro. Seryoso siya. As I close, let me move on. Anong tamang attitude, Pastor Joey, sa harap ng Diyos, sa presensya ng Diyos? Ano ba dapat? Suggest po ako ng 5 bago tayo mag-communion. Number 1, come with deep respect. Pag-sabi po, deep respect. Tayo nga po, pag dumadating ang presidente ng bansa, ay tumatayo tayo, mahalaga sa atin eh. Lalapit pa tayo sa Panginoon. Gustong-gusto ko po si Moses in the presence of God eh. Exodus 3:3-5. Paglapit niya sa presensya ng Panginoon, sabi ng Lord, Moses, you're standing on holy ground. Take your sandals off. Why? You're standing on holy ground. At si Moses po, dala-dala niya po yan. Hanggang sa tumagal siya sa relasyon niya sa Diyos. Exodus 34:8-9. Tuwing imamanifest ng Diyos ang presence niya, tingnan niyo po si Moses. Nakalagay po, now if I found, tingnan niyo po. And Moses made haste and bowed his head toward the earth and worship. In the presence of God, look at me. May isa lang pong ginagawa si Moses. Siya po'y lumuluhod. Siya po'y umuyuko. We live, nabubuhay tayo sa panahon na we treat everything common. But you know, sa paglapit sa Diyos, lagi mong tatandaan, siya'y Diyos na napakalaki at napakamakapangyarihan. You treat Him with respect. Hebrews 10:28-29, nakalagay doon, worship God acceptably with reverence and awe. Kaya ang kanta natin eh, and I stand. Pakituloy nga po. Holy God. We love the song. Can we? You are beautiful beyond description. Let us sing this song with deep respect. To marvelous world. You are too wonderful. Bring it, Marlon, and let us attract the anointing. And who can grasp your infinite wisdom? The depths of your
you are beautiful beyond. Cherish God's presence. Pag naramdaman niyo yung presensya ng Diyos, lagi ko po sinasabi sa Panginoon, Lord, I love your presence. I love to stand in your presence, Lord. Sabi ni Moses, if your presence doesn't go with us, Lord, ganun po kahalaga sa Diyos ang presensya ng Diyos. God wants us to love His presence. Alam niyo po, may mga lugar na gusto nating puntahan. At may mga taong gusto nating kasama. Say amen. Totoo po ba yun? May mga taong gusto natin silang kasama. Nasasabik tayo. Ang gusto ng Diyos na lugar na puntahan, paborito ng Diyos, ay ang puso ng mga taong nasasabik, nakatagpuin ng Diyos. Iyon ang lugar na gusto ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, meron po akong secret place araw-araw. Doon po ako umuupo. Mula alas 3 hanggang alas 7 ng umaga, andun po yung kape ko. Andun po yung aking laptop, andun yung aking gitara, andun yung aking Bible. Wala akong umuupo doon iba, maliban sa misis ko, anak ko sa Bindad. Pwede ba ako umuupo doon? Alam niyo po kung bakit? Yun yung tagpuan namin ng Diyos araw-araw. Pag umupo na po ako doon, sasabihin ko lang, Lord, now I'm in your presence. Lord, yung oras na to, para sa iyo to at sa akin. Feel free to speak, Lord. Ako po, mahilig po akong kumanta talaga. So most of my song, inaawit ko lang po yan sa Lord, sinasabi ko sa Kanya. Hindi ko po kinukonsider na sarili ko ako'y composer. Ang sinasabi ko lang, lover ako ng Diyos. Pag namamahal ka po sa Diyos, minsan ang hirap i-express ng pagmamahal mo sa Panginoon eh. Minsan kailangan mo ng isang something na magiging avenue para sabihin mo, mahal na mahal mo siya. At salamat na pwede tayong umawit sa Panginoon. Iba po, naisip niyo po ba kung nanood kayo ng isang laro ng PBA na wala kang emosyon? Eh, paborito mo ang Ginebra. Di ba punong-puno ng emosyon ang buong Araneta Coliseum? Tama po ba? Na-imagine niyo po ba na pumunta ka at nanood ka ng isang laro ng Ginebra na ang mga tao seryoso at mga nakahalukip-kip? Sabi mo, ano to? Living? Ano ba? The people, pumunta sila dun eh. They expect to enjoy the game. Kayo po, pag pumunta po kayo sa service, ini-expect niyo po bang ma-enjoy ang presensya ng Diyos? Gusto ko pong yung palakpak niyo na sinasabi niyo, Lord, we want more of your presence in this place. Sa piling mo'y napapawian, sa piling mo'y lubos ang pag-aaral.
pasa sa piling mo. Nais kong namasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo sa piling mo. Isang beses pa nga po. Nais kong mamas, pakisabi po sa kanya, ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Sabay-sabay po. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin, sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi na lalayo. Pangako ko po yan. Hindi na lalayo. Ang pangako. Ang pangako. Pakitaas po ang kamay sa piling. You can cry, you can sing, you can hum, and you can even pray in the presence of the Lord. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to enjoy this moment before we proceed to the Holy Communion. Feel free to pray. Baka may sinasabi po sa sayo ngayong umaga. Sa huling pagkakataon po, nais kong mapasta ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Thank you.
kayo ng ilang saglit pa to enjoy this moment. Linger, linger a little in the presence of God. Let us enjoy, cherish His presence. Lift your hands and touch His presence in this place. Mapastan ang iyong kagandahan. Nais kong malahan sa piling mo kailanman. Pakisabi niya po ito. Ibigin ka sa nais ko. Yung limbo at tunas. Masanayin ka ang siyang niigo. Hindi na lalayo. Ito na po yun. This is it. Sabay-sabay po. Si close. Panga. Every instrument lifted. Nakataas ang kamay. At tinig ang puso. Enjoy po natin yung presence niya. Pakidistribute po ang tinapay at juice.